Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. Take only what resonate, guys. Hindi po ito mag-resonate sa lahat. And of course, meron tayong special channel for Water Sign. Water Sign Philippines, please do check it out. Ayan. Yeah, let's start your reading for Water Sign. Pwede magkapalit-palit ang roles, ha? Pwedeng ito yung personal Water Sign at hindi ikaw. So, yeah, pwede rin namang hindi makarelate. Kasi hindi ko naman po talaga makukuha lahat ang energy ng water sign sa mundo. So, kunin natin yung main energy mo for water sign. Your main energy is the world. Okay, what's with the world? The hanged man. The hanged man is here. One more card. Dalawang major arcana na yun, ah. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay, so nakikita natin na maaring actually nilalayo mo ang sarili mo sa bagay na hinihintay mo or sa tao na hinihintay mo. You're waiting on someone pero dinidistansya mo yung sarili mo sa kanya. Kasi with the Knight of Cups, maraming nagpapabigat sa utak mo or sa isip mo ngayon. Maybe you are quite busy thinking about your problems. Meron kang sarili mong problema and sarili mong maybe obligasyon or, you know, you're thinking about some kind of nagpapahirap sa isip mo ngayon eh, which is nga yung iba problema yon. And nandito yung focus mo. Ngayon, yung pagdating sa person na kakonect mo, maaaring hinihintay mo itong taong to, pero sa ngayon parang dinidistansya mo muna sarili. Teka lang, marami akong problema, marami akong isipin, the two of ones is here, meron kang mga plano, and nandiyan muna yung focus mo, no? Yeah, the seven of ones is here. I do feel like, sa inyo hindi ka naman nahihirapan gawin ito dahil maaaring noon pa man ginawa mo na itong pagdistansya na ito sa person mo. And yeah. I feel like isip ka lang ng isip ngayon. Pagdating sa problema mo or sa iniisip mo na nagpapabigat sa isip mo lang yun eh. Parang wala kang magagawang actions regarding dito. More on isip lang muna sa ngayon. So anyway, sino itong person na kakonect mo for our water sign? So, nakakita tayo ng physical distance sa inyo ng person mo. So, sino itong person na kakonect mo? Or water sign? You do have the Justice card, Libra energy, the Queen of Cups, and then the Ace of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces energy. You might be dealing with those signs. Pwede rin namang hindi. Okay. Ito person na to, nakapagsalita na siya ng masakit sa'yo or meron siyang mga nasabing words na nasaktan ka. Okay, or vice versa. Ayan, sabi ko sa'yo, pwede magkapalit-palit ang roles. So, meron ditong isa sa inyo na nakapagsalita na ang tendency, nasaktan yung isa doon sa mga words nung sinabi nung isa. No, hindi ko alam po, ikaw yung nakasakit or yung person mo nakasakit. So, ang tendency nitong person mo dahil nakapagsalita siya ng masakit, the way I see this, kuhanin natin na yung person mo yung nagsabi sa'yo ng hindi maganda, no? Kasi yung words na yon, simula doon sa words na yon, nag-isip na ng parang, kailangan ko na ng pagbabago, kailangan ko na mag-focus or mag-concentrate na lang sa bago na buhay na ibibigay sa akin. And with the Queen of Cups, although ganon na nag-focus siya sa mga bago, nakikita natin yung pagmamahal ng person na ito ay maaaring ibinabalik sa'yo. It's just that ayaw niya ng makasakit or ayaw niya ng masaktan. Okay? Or ayaw niya ng maging pananggulo or panggulo. Ganon ang nakukuha kong energy eh. Gusto kita, mahal kita, pero ayokong maging pananggulo sa'yo, panggulo sa'yo. Okay? Pwedeng wala siyang alam sa pinagdadaanan mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon. Pero actually, nakikita natin dito, possible na may alam siya, hindi lang siya nagsasalita. So, this person is actually spying on you. Pakiramdam mo, wala siyang pakialam sa'yo.
Pero nakikita natin na doon pa rin yung may mga umi-spy sa kanya eh. Ay, umi-spy para sa kanya. So kung hindi siya ito na nag-i-spy sa'yo, pwedeng may mga other people na nag-i-spy sa'yo and then sinasabi sa kanya. Okay, so kahit pa paano may balita siya sa'yo. Yeah, yung iba sa inyo pwedeng walang communication sa inyo nito person nito ngayon. Medyo malabo ang komunikasyon. So anong mga nasa isip mo regarding your person? Actually, I can see a cat. I don't know if you own a cat. Nakakita ko ng pusa. Tsaka parang sinaunang tao. I don't know kung... Ito weird ito ha. Pwedeng nagiging asaran nyo ito before or ito ay pang-asar sa'yo dati, mga sinaunang tao. This could be your reading. Well, anyway, hindi para sa lahat yun. Anong mga nasa isip mo regarding your person? The Wheel of Fortune. Gusto muna ng pagbabago. Pwedeng sa sarili mo. You want to focus on this, the Queen of Coins. This is all about stability, money. So, nasa isip mo ngayon, mag-focus muna ako sa pera ko, sa sarili ko, sa stability ko. Something stable here. Yeah, the Knight of Coins. And ito, pinaka nasa isip mo ngayon is mag-concentrate sa pera mo. Gusto mo mabago yan eh. So, how about yung person mo? Ano nasa isip niya ngayon? Nasa isip niya ngayon is the same. Wow, if you're the Queen of Coins, your person is the King of Coins. Nagfo-focus din siya sa pera niya, sa stability niya, sa finances niya. Same as you, di ba? Nagfo-focus ka sa pag-iipon, sa stability mo, whatsoever. Person mo ganun din. Nagfo-focus din siya sa kanyang career, sa kanyang money. The Seven of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces, energy. So, nasa isip ng person mo is actually... Wait lang. I'd like to clarify this. What's with the Seven of Cups? The Six of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Parang gusto niya mag... I don't know if you're dealing with a single person ha. Pero if you're dealing with a single person, kung pwede rin hindi. Kasi may nakikita rin ako dito na marriage. So possible na may marriage na involved. Pero pwede rin namang si... If you're dealing with a single person, nakikita natin na parang gusto niya love life, magkaroon ng love life. Pero wala siyang ginagawa. Parang ngayon, gusto ko lang ng relasyon, gusto ko lang ng karelasyon, ng kakonek, pero ayokong gumawa ng action na towards this relationship. Parang hindi ako interesado. Mas interesado siya kasi sa priorities niya with the Two of Coins. Yeah. So, emotions. Ano emotions mo towards your person? Emotions mo towards your person is the Star. You still like this person, pero parang nahirapan kang makuha siya. Pakiramdam mo, mahirapan kang makuha siya. By the way, nakakaamoy ako ng gulay. I don't know kung ang ulam niyo ba ngayon ay gulay. The Tower is here. You like this person, nahirapan kang makuha siya. So, ang tendency is like with the Tower, tinatry mong i-end yung obsession mo sa kanya, yung pag-iisip mo sa kanya. Yeah, you're distancing yourself towards this person with the Two of Wands. Nilalayo mo yung sarili mo sa person mo or nilalayo mo yung obsession o yung pag-iisip mo sa kanya. Ayoko na isipin ng taon to. Pagdating sa emotion, parang ang hirap naman niya makuha. Wala naman siyang ginagawa. So, i-end ko na lang yung emotions ko. What is your energy? Pwedeng tinatry mag-move on. Yung iba sa inyo, pwedeng naka-move on ka na. You want this person. Ganito pa rin yung gusto mo siya. Pero mas lamang sa'yo yung gusto ko na lang pagbabago, gusto ko na mag-focus na lang sa sarili ko. And then how about your person? Emotions niya towards you. The King of Cups. This person loves you. Mahal ka ng person mo, kaya lang with the Knight of Swords, umiiwas siya. You know, you do have the same energy. The Knight of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. Mahal ka niya pero iniiwasan niya yung pagmamahal niya. Kasi nga ayaw niyang masakit, masaktan at makasakit. You know, the Page of Cups is here. Sobrang talagang parang kailangan ko na lang yata itago tong emotion ko para sa'yo. Kasi talagang masasaktan lang ako. Or baka masaktan lang kita, baka masaktan mo lang ako. So, what will happen in the near future for the both of you?
Actually, the death card is here. I can really see you ending your person. Pwedeng completely. Ine-end mo na. Yung... kumukuha ka na lang ng ibang inspirasyon eh. The Emperor is here. Ikaw yung nagiging authority dito sa connection ninyo. And the Judgment is here. So, nakikita natin yung iba sa inyo. Teka lang, nagigising na ako sa katotohanan. Parang ayoko na mag-expect. Ayoko na. Sobrang hirap. That is your energy. So, you completely ine-end mo in the near future. Yung expectation, obsession dito sa person na ito. And ikaw nagiging authority sa connection. How about your person? What will happen in the near future? The Knight of Wands. The Ten of Coins. Nakakita ko ng travel dito na may kinalaman sa pera. Yeah, and the Ace of Cups is here. What's with the Ace of Cups? The Three of Coins. I can see actually, meron din ako nakikita ditong relationship na may kahati eh. Or attention, or pagmamahal na may kahati. So, your person might take a risk dito sa bagay. I cannot say kung ikaw ito ha. Might be another person. Okay? Pero kasi ano nakikita natin, ito hindi ko sasabihin ikaw. Hindi ko rin sasabihin, hindi ko sasabihin ikaw. Pero there's this travel na nakikita natin na possible gawin ng person mo in the near future na pwedeng una may kinalaman sa pera. And then sooner or later, there's this new love coming. After nung money na yon, may new love na dumadating. Ngayon doon sa new love, nakakita tayo ng parang pagmamahala na parang may kahate. So pwedeng a third party situation. And nakikita naman natin yung person mo is, sa una nakikita natin siya lumalayo, but then at the same time, nagtitake siya ng risk into this love, no? And saan magli-lead ito? Anong kakahinatnan? The Seven of Wands. Your person doesn't care kung siya ay masaktan dito sa situation na ito. I can see your person taking a risk. Why? Kasi there's a soulmate energy between your person and the other person, no? Na involved doon. Yeah. So what is the advice for you? Hingi tayo ng advice. The advice for you by our spirit guides is we do have here the Five of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. The Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Mag-ingat ka lang. Mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Okay? Mag-ingat ka. Kasi with the Six of Wands, if it's too good to be true, hindi yun totoo. Ganon din sa mga taong makakakonect mo. Nafo-fall ka na pala, pero nafo-fall ka sa taong masasaktan ka lang. Madali para sa'yo pakiligin. That is the energy. Pagdating sa love, pagdating sa money, ganun din. Mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Okay? Kasi akala mo kampante ka, no? But I can see, ikaw, bagkos na ikaw yung nasa tama, ha? Nakikita natin. Pero possible kasi na, sa pagtitiwala mong yan, ikaw yung napapahamak, eh. Okay? Or hindi ka talaga dapat magtiwala at all. Pakiramdaman mo maputi. So, thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. I love you all, guys. And bye-bye.